Moments later. What's up guys? It's me again. Welcome back to my YouTube channel. JC Santos Vlog. JC Santos nga pala mga kanya. So ayan. So medyo matagal na hindi ako nakapag-vlog. Since nung umuwi ako dito. Parang 4 months ago na nung last na vlog ko. Is nung nasa hotel pa ako sa Manila. Nag-quarantine ako bago ko umuwi. So ngayon, ginawa ko tong video na to kasi... yung kapatid ng kaibigan ko na si Sir John Castillo ay nagre-request ng video sa akin na about dun sa trabaho namin. So since wala akong mga video dun sa channel ko na to, yung mismong actual na nagtatrabaho kami dahil nga hindi ako nakakagawa ng ganong video sa loob dahil mahirap kasi masyadong straight sa loob ng barko namin. So yun na lang yung gagawin nating content ngayon. Today's vlog gagawin kong content yung about sa mga kailangan na paano ba mag-apply kung gusto mag-apply sa barko. So hindi na natin masyadong papatagalin. So bago ko ipagpatuloy itong video na to, huwag nyo kalimutan i-hit yung subscribe button para supporta rin sa aking channel. At syempre huwag nyo rin kalimutan i-hit yung notification bell button para hindi kayo mahuli sa mga susunod pang mga videos at update sa channel ko na to. So yun lang, maraming salamat guys. So tara, proceed na tayo sa topic natin. So meron akong mga question dito guys. Galing dun sa kapatid ni Sir John. Ito. Sina-shoutout ko na nga pala si Miss Vina Castillo at yung kanilang group 2 BSHM2C o St. Anne College Lucena Intercorporation. So ayan, shoutout po sa inyo guys at maraming salamat dahil nabigyan ako ng opportunity, nabigyan kayo ng konting nalalaman ko about dito sa mga tanong na binigay mo sa akin. So, ayan, sana makatulong to. Ayan, first question is, what are the requirements for employment? So, tatagalogin ko na lang guys, yung pagkakaintindi ko dito. So, ayan, ano ba yung mga kailangan na requirements pag gusto mo mag-apply sa barko? O, para makapag-apply ka sa barko? Is unang-una yung mga trainings. Syempre kailangan natin ng mga trainings. So meron dalawang klase ng training na halos parang kalimitan is normal lang kinukuha ng mga seafarer kapag akyat sila ng barko. Ito yung pinakang common. So unang-una dyan is yung basic training. Basic training dati siyang tinatawag na SONAS. So ngayon ay binago na at ginawa na siyang basic training. Hindi ko lang masyadong tanda yung pinaka-specific na dahilan kung bakit siya tinawag na basic training from SOLAS. So, basta makikita niyo naman yan sa video. Panoorin niyo si Sir Rinel Banda ng Buhay sa Cruise Ship. So, guys, yun, mas marami kayong matututunan doon at mas kumpleto yung mga details na alalaman niyo about dito. So, yung sa akin is parang kung ano lang yung nalalaman ko, yun lang yung masashare ko sa inyo. So, sana kahit paano makatulong to. So ayan, basic training is gagawin nyo siya sa loob ng 8 days at yung pinakang final day is yun yung kailangan mas pinakang maipasa nyo dahil dun yung gagawin yung actual, tatatalon kayo sa swimming pool, no? And then after nun, meron pang pwede kayong isang kuning training which is 1 day lang to. Ito yung tinatawag na SDSD, no?
pag natapos ito, dito na papasok yung tinatawag yung certificate. So, yung mga certificates guys, syempre pagkatapos nyo yan at nakompleto nyo yung mga trainings na yan, bibigay ito sa inyo ng mismong training center kung saan kayo nag-training, syempre. So, ibibigay sa inyo yan, pagkatapos ibigay sa inyo, ang susunod na gagawin nyo is kailangan nyo ipa-validate or ipa-red ribbon, kumbaga parang ma-certified doon sa mismong marina yung certification na kinuha nyo ng training doon sa training center na pinag-trainingan nyo. So, kailangan yan guys. Hindi siya pwedeng basta ipapasa nyo nang hindi siya na-red ribbon doon sa mismong employment kasi required yan kahit saan. So, yun. And then, syempre, yung pangatlo is yung experience. So, guys, ako, kung tatanungin nyo, hindi po lahat ng nakasampa ng barko is may magandang experience. Lalo na yung tinatawag nating experience sa mga 5-star hotel, mga 4-star, 3-star hotel. Ako po ay hindi po ako nakapag-experience sa kahit na anong 5-star hotel, 3-star hotel, 4-star hotel. Hindi po. Ang experience ko lang po dito sa atin ay galing po ako ng fast food. Pero take note guys, medyo galing na rin po ako sa ibang bansa, sa abroad, bago ako nagbarko. So siguro isa yun sa mga naging factor din kaya kung bakit medyo nagkaroon ako ng magandang background dun sa in-applyan ko. So, ayun. Pero hindi ko naman sinasabing 100% na pagka may experience ka na sa fast food is totaling makakasampa ka na. Pero huwag nyong alisin guys yung possibilities. Dahil kita nyo ako, example na lang sa akin, di ba? So, ayun lang. Basta may pangarap pa naman is ipupush mo yan. Siyempre, gagawin mo ng paraan. Huwag ka susuko. And then, try lang. Ayun, matutupad mo naman yan kagaya ko, di ba? So, matagal ko rin naghintay. Halos taon. Hindi ako sumuko. Pagsasaga, pag-iintay. Matanggap ako sa barko. And then, ito na. Di ba? So, ayun. And then, ano lang kasi ako eh guys, undergrad ako ng BSHRM, so hindi po ako nakatapos. So isa pa yun sa mga gusto kong malaman nyo dahil sa mga mga gusto at nangangarap dyan na walang nawawala ng pag-asa na hindi na makakasampa dahil wala silang experience na to. Gaya ko guys, unang-una undergrad ako, wala akong experience sa mga 5-star hotel. Diba? Pero nakasampa pa rin ako. Ang experience ko lang dito sa Pilipinas ay fast food chain. So, yun guys. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil kung may pangarap kayo, talagang kailangan yung puso niya. So, syempre, dito na papasok din yung kailangan natin ng pera. Syempre, kailangan pag mag-training ka, hindi lang time, yung dedication mo yung ibibigay mo dito para makuha mo itong mga kailangan na to para makapag-apply ka sa barko, di ba? Siyempre, kailangan natin ng pera. So, may mga training center naman, guys, na mura at affordable pa ngayon. Kagaya ng pinanggaling akong training center na kumuha ako ng basic training is parang 3,000 pesos lang yata yung price nung binayad ko sa kanila. So, hindi ko lang alam kung open pa sila ngayon kasi ang alam ko sa may UN parang sarado na yata. Pero i-search nyo na lang guys yung Renaissance training center. Pwede nyo siyang malaman kung magkano yung rate ngayon ng training doon. So ayun lang guys. And then yung susunod na question dito ay about sa wait. Ayun. What is your schedule of work in cruise ship? So, ayun nga guys. Yung isang question pa rito is yung about sa schedule. So, yung schedule ko dito, depende kung ano yung schedule ang ibibigay sa inyo. Kung panggabi ba o pang umaga. Ang oras ng trabaho dito ay 6 to 6. Minsan 6 to 5. Ganyan. At saka dito walang day off. So ayan yung tip ko sa inyo guys ha. Hindi po ito kagaya ng land-based na trabaho
na pag nasa abroad ka is meron kang 2 days day off, minsan 1 day. So dito po wala po tayong day off, guys. So ngayon pa lang kailangan prepared talaga kayo, well prepared yung katawan nyo physically, emotionally, spiritually, kasi talagang yung trabaho sa barko, lalo yung schedule, sobrang hectic. Talagang kailangan ready ka, no? Kasi talagang hindi biro yung trabaho sa loob ng barko. And then next na question natin dito ay yung question dito is what are your unforgettable experience in cruise ship? Syempre, pinakang unforgettable experience ko sa cruise ship is yung yun na yung mismong nakapagtrabaho ako. Syempre, di ba? Hindi ko malilimutan yung araw na nakasampa ako ng barko na natupad yung pangarap ko dahil na nagsikap ako, nagtsaga ako, at ayun. At syempre, kung meron pang isa akong hindi malilimutan is yung inabutan kami ng COVID sa mismong nasa barko pa kami. So hindi ko siya makakalimutan talaga yung experience ko na yun. Marami siyang epekto dun sa pangyayari na yun. So isa yun sa mga hindi ko rin makakalimutan. At ayun. Yung sumunod na tanong dito is what is the current situation of cruise line industry? So ayun, guys. So alam naman natin kung ano yung current na sitwasyon ng cruise line industry ngayon. Meron tayong ginakaharap na pandemic, which is yung COVID-19, di ba? So ngayon ay medyo hindi pa siya ganun ka full restart, no? Dahil medyo nag-struggle pa rin lahat, halos ng company. Lahat ng shipping company ngayon na makapag-restart ulit. Pero meron na, may mga company na nakapag-restart na ulit sila, nakapagpasampa na ulit sila, pero hindi pa rin siya operational talaga na kagaya ng dati, no? Before tayo magkaroon ng pandemic. So ayun, ito yung last question yata ito. Galing pa rin kay Miss Castillo. Mrs. Castillo. Miss Castillo pala. Wait lang, guys. Ito yung isa pang question niya. Ano ba yan? Ayan, ito na yung guys, yung last question. What are the other memories you can share with the student for them to continue their dream in working in cruise ship? Ayun, ang gusto ko lang i-share sa inyo, guys. Gusto kong kasi naalala ko before nung nag-start pa lang ako mag-apply, as in talagang hirap na hirap ako sa lahat, sa trainings, pero tsinaga ako. Meron din mga times na parang sumusuko na ako, parang nawawalan ako ng pag-asa, parang gaya nung binigyan ako ng schedule, tinawagan ako. So excited ako nung first time na i-interview sana ako through Skype, dahil na nag-apply ako and then nagkaroon ako ng chance na matawagan ako. Then yung first time na tatawagan sana ako, hindi siya nangyari. Parang hindi siya natuloy. So doon pa lang that time, parang nawalan na ako ng pag-asa. Parang ganun. Parang sabi ko, parang hindi yata para sa akin to. So parang sabi ko, try na lang ulit ako sa abroad. And then after few days, ayun, tumawag ulit sa akin and then na-reschedule yung interview ko. And then after nun, ayun na. So, awa ng Diyos, natanggap naman ako. So, ang payo ko sa inyo, guys, sa mga aspiring na gusto makapag-barko, habang kaya nyo pa, huwag kayong susuko, huwag kayong titigil sa pangarap na kung may pangarap kayo at gusto nyo marating talaga. Kasi yung mga pagsubok, dumadating talaga yan. So, pag nagpatalo ka dyan, talagang dadating yung point na parang mawawala na lang basta yung mga pangarap mo. Pero kung yung pagsubok na yan is gagamitin mong inspirasyon, gagamitin mong motivasyon sa pangarap mo, panigurado, guys, magagawa at matutupad yung mga gusto mong nangyari. No, siyempre, kailangan huwag mong kakalimutan, hindi lang importante yung magsisigap ka, magsasaga ka, kailangan mo ng pera. Siyempre, pinaka-importante dyan, kailangan natin magdasal. So, yun lang, guys. So, sana nakatulong itong konting explanation ko, konting video ko sa inyo.
lalo na kay Miss Castillo. So sana matulungan kayo ng konting video na to para magkaroon kayo ng idea sa mga susunod pang gagawin niyo sa pangarap. So yun lamang guys, at maraming salamat. So dito ko natatapos itong vlog na to, at ayun, so bago ko tapusin to, again, kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, so huwag mo nakalimutan i-hit yung subscribe button para na rin sa konting tulong sa ating channel. At syempre huwag mo nakalimutan i-click yung notification bell para hindi kumuli sa mga susunod nating episode, sa mga susunod pa nga. So yun lang guys, and maraming salamat, and goodbye. God bless sa inyo lahat. See you on the next vlog. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.